Inalis na ng DHSUD ang mga private developers sa mga itatayong pambansang pabahay para sa Filipino 4Ps program ng gobyerno upang mapababa ang presyo ng mga pabahay. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Inalis na ng Department of Human Settlements and Urban Development ang private developers sa pambansang pabahay para sa Filipino o 4Ps program ng pamahalaan upang lubos na magamit ang pondo na uutangin mula sa private sector at mapababa rin ang halaga ng mga pabahay na kanilang itatayo. Tinanggal ko yung developers yung namumunan at saka yung namumunan at nagbebenta. Kasi ba't pa ako magbebenta eh nandiyan na yung market. So hindi mo na kailangan ng developers, hindi mo na kailangan ng pre-selling, hindi mo na kailangan mag-ahente. Tatanggalin mo na unnecessary expenses na yan. So kaya mabababa mo yung presyo. Kaugnay nito, inaprobahan na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hiling ng DZSUD na sovereign guarantee na makakatulong para mapabilis ang pagpapatayo ng mga pabahay at maabot ang target nila na 1.2 million units sa taong 2028. Pero umaasang ahensya na maaabot nila ang target na 3.2 million units depende sa resulta ng kapasidad ng gobyerno sa ilalabas itong subsidiya. Maliban sa abot kayang presyo ng mga tirahan, isa rin sa ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang maayos at dekalidad ng mga tahanan para matiyak na magiging maunlad ang mga komunidad na makikinabang rito. Kung ano nararamdaman ng mga mayayaman, dapat parandami din ng mga mahihirap. Yun po ang instruction ng ating presidente. Secretary, dapat ang walang pagkakaiba kung ano binibenta ng mga private sector sa ginagawa ng 4PS. Iyan po ang matinding bilin ating presidente. Sa pinakauling datos ng DZSUD, nasa mahigit 50 proyekto ang isinasagawa ngayon na karamihan ay ginagamit ng private funds. Kaya naman makakatulong ang sovereign guarantee para sa developmental loans, gayon din sa subsidiya para naman mabawasan ang amortization. Ayon sa DZSUD, nasa 12,000 units naman ang nakatakdang ipamahagi ngayong taon, habang nasa 162,381 units naman ang nasa ilalim ng ongoing construction at land development sa buong bansa. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.